Hello, good morning, good afternoon at good evening sa lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng gulay. So ito yung ating sitaw. Tapos ito naman yung ating upo. Ayan, ang ating miswa, isang pirasong itlog, cubes at saka salt. Ito naman yung ating mga, yun, ito yung luya. Ito naman yung sibuyas, bawang, at saka ating dark sauce. Ayan. So, magsimula tayong magluto. Ito yung first time kong magluto mula nung ako ay nag-medical leave. So, sa kawali, magpapainit lang tayo ng mantika. Kunting mantika lang, huwag ating pagkadamihan. Tamang maigisa lang natin ang ating mga ingredients. Ayan. So, painitin natin ng konti. Konti lang. At ilagay na natin ang ating luya. Yung luya, pino ko siyang hiniwa para ang lasa niya ay manuot doon sa gulay at hindi mahalata ng mga bata na may luya. Ayan. Maganda kasi ang luya sa katawan. Ito naman yung bawang. Ang bawang. Okay. So, igisa natin siya. Haluin lang natin para siya ay maluto din. Sibuyas. So, igisa natin yung sibuyas. Lutuin lang natin ng konti. Sa pagkakataong ito, ilagay na natin ang sitaw. Ayan, yung sitaw natin. So, igisa lang natin. Halu-haluin lang natin siya hanggang sa siya ay maluto. Ilagay na natin ngayon ang ating cubes. Ayan, yung pampalasa natin. Kalahati lang ang nilagay natin. Tapos, ito ay ihalo lang natin siya para lumasa doon sa ating ginisang sitaw. So, ihalo at lagyan na natin ng dark sauce. Alalay lang ang pagkalagay natin para hindi siya umalat. Tansyahin natin yung alat at haluin natin ulit para ito ay mag-mix ng mabuti. Ayan, so haluin lang natin. Ayan. So, sa pagkakataong ito, magdagdag tayo ng tubig. So, para maluto ang ating sitaw at saka yung iba pa nating mga gulay. So, hayaan lang natin siyang kumulo ng konti. So, bali isa't kalahating baso ng tubig. Kasi mababawasan naman mamaya yung tubig kapag medyo maluto na siya. Okay, so ganyan lang ang gawin natin. Tapos, ilagay na natin yung kaunting asin. Kaunti lang muna, tansyahin lang natin kasi may dark sauce na tayo. So, tansya-tansya ang ating mga pampalasa kagaya ng asin. At takpan natin ng ilang saglit, mga 2 minuto para maluto yung sitaw. Okay, so ayan na. Kumulo na yung tubig. Isunod naman natin ngayon ang ating ibang ingredients. So, haluin natin ng konti at tignan kung medyo malambot na ang sitaw. Sabagay, madali naman maluto yan. Yun ang purpose noon kapag tinatakpan para maluto siya. Okay, tapos ilagay natin ngayon ang upo. So, ito ang upo. Sa mga batang hindi marunong mangupo, ay pakain natin ng upo para marunong silang mangupo bilang tanda ng paggalang. So, haluin lang natin ito. So, napapansin ninyo, medyo ang ating kawali ay maliit na. Lumiit ang kawali sa dami ng gulay, no? So, ito ay gulay overload. So, naisipan ko na ilipat natin siya sa malaki-laking kawali. So, ilipat natin siya mamaya-maya. Ayan. So, ito lang. Ito na siya. So, ayan na. Nilipat na nga natin siya sa malaking kawali para madali siyang haluin. Okay. So, i-mix lang natin siya at para medyo maging half-cook na ang upo. Ang upo, wag natin masyadong i-overcook ha kasi pangit din ang lasa ng upo. Parang latang-lata siya. So, dapat half-cook lang siya. Tapos, yung natitirang init ng kawali o yung lagayan
Ayun na yung magluto sa kanya. Ilagay natin ngayon ang ating miswa. So parang itong rice noodles, maliliit lang, isang supot lang. Kasi pag masyadong maraming miswa, nauubos din ang sabaw. So isang supot lang at ihalo natin ito. Haluin natin para siya ay kumalat at humalo sa ating ibang mga sangkap. Ayan, so halo-halo lang ng konti. So napansin nyo guys, wala itong karne ha. So more on veggies tayo, vegetarian. Ayan, so minsan kailangan niya ng katawan natin, lalo na pag medyo dire-diretso na tayo nagkarne, nagmanok. Gulay naman, sa gulay naman tayo. Dahil ang gulay ay pampahaba ng tama, buhok. Ay buhay pala. Nagpampahaba ng buhok. Tama, pampahaba ng buhok at pampahaba ng buhay. So, ayan lang. Tansyahin lang natin na siya ay maghalo na. At para medyo maging half-cook, ma-obtain natin yung gusto nating half-cook, takpan muna natin siya ng takip. Siyempre, takpan ng takip. Ayan. So, hintayin natin ng konti. Mag-shoutout pala tayo doon sa mga nag-comment doon sa aking vlog, doon sa pag-visit ko sa aking nanay. So sila yung mga nag-comment, si Unique 7, Perkin Vlog Pakpak, Nina Ayento, Jocelyn Costudio, Ana Ohio USA, Artisan Art, Salve Paet, Sevilla Fam Vlogs, Latino Filipino Channel, JR Magtulis, A Traveler, Jezabel Domingo, Mashup Channel, Joe Faith, Atining Vlog, Lifestyle Influencer Channel, Lady Wing, Cascaro Vlog, Lorena Jordan Orihola, at Aulajor Vlogs. Aulajor Vlogs is also our super chatter last week live stream. Thank you so much guys. Malapot yung ating sabaw. Ayan, kasi masarap ito ilagay sa kanin, yung pinaka-sauce niya. So ilagay lang natin yon ang itlog. Sana ba ang itlog? Ba't nawala ang itlog? Nahuli ang isa ng itlog. Hinalo lang, no? Ayan, sige. So ilalagay din natin yan maya-maya. Ayan. Hinalo pa ni Nits Vlog yung mga gulay. Uy, Nits Vlog, ilabas mo ng itlog. Nasaan na ba? Ayan na, ito na. Ihalo na natin ngayon ang itlog. Ayan. So, ikalat lang natin siya ng konti na kumalat siya doon sa ating gulay. So, isa lang inilagay ko para hindi masyadong, ano, yung tama lang yung maihalo siya kasi pampalapot lang siya ng sabaw. So, ito ang gulay, ginisang gulay na medyo may sabaw at miswa at merong itlog. O, diba? Bahala na kayo kung anong ipangalan nyo nito. Basta ito ay gulay pa rin naman to. Diba? So, gulay na walang halong karne. Ayan na. So, kaunting panahon na lang talaga at malapit na siyang matapos ang ating pagluluto. Ayan, kapit lang kayo ha. Huwag lang kayo mainip. Malapit na yung matapos. Hindi nyo na alam, ang dami ko nang binawas din dito. Ayan, so kumulo na siya ng konti. At titikman lang ni Nits Vlog kung ito ay tama na sa panlasang, ayan, dinlagyan pa pala niya ng asin ng konti. Ayan, okay. So, naaamoy ko na malapit na talaga tayo matapos. Okay, so ito na. Ito na nga siya. At i-transfer na natin siya sa ating bowl, serving bowl. So, ayan na. So, simpleng gulay lang ito. Simpleng luto ng gulay. Ngunit, maganda sa ating kalusugan. So, gusto ninyong humaba ang inyong buhok at inyong buhay, kumain tayo ng gulay. So, ito na. So, ang upo ay tama lang ang luto. Medyo half-cook siya para medyo may mangunguya pa naman tayo. So, guys, maraming salamat. At ito ang kaunahan kong niluto mula nung ako ay mag-leave. Okay, so maraming salamat sa lahat sa inyong pagsama sa akin. Palagi nating panatiliin ang ating kalusugan at mag-ingat tayo sa pang-araw-araw nating mga paglalakbay.
Have a great day, everyone, and thank you so much for your support. Bye!